nag-work pa eh. Eskwelahan sa Tondo may tipid diskarte ang kantin sa kabila ng mataas na presyo ng mga bilihin niya. Ng saktong balitang hatid ni Nico Bagsik. Nico, magandang morning. Yes, magandang morning, Tito Jeff. Nandito ako ngayon sa Tondo High School, Lakandula High School sa Tondo, Maynila. At isa nga ito sa may pinakamalaking student population dito sa lungsod ng Maynila dahil meron silang 5,000 enrolled students so far. At halos first day of classes na din, may tuturing ang pasukan ng mga grade 7, 8 at 9 ngayong araw dahil blended learning pa din sila dito at wala silang pasok ng Tuesdays at Thursdays dahil ayan inilalaan nila sa modular learning. Tapos Tito Jeff, noong Miyerkules nga ay nagcancela ng klase ang paaralan na ito dahil sa Bagyong Florita. Nakausap ko ang principal sa school na ito at bagaman handa na ang kantin nila para sa mga pangangailangang pangnutrisyon ng mga mag-aaral ay hindi pa ito operational ngayon dahil hinihintay pa din nila ang sanitary permit sa City Hall. At dahil nga sa taas presyo ng mga bilihin ay dumiskarte na ang school canteen nila dito. Nagkaroon sila ng tinatawag na gulayan sa paaralan. Nagtanim sila dito, Tito Jeff, ng iba't ibang klase ng gulay dito sa mga bakanteng lupa ng paaralan. Ngayon ito na ang ginagamit nila sa ingredients o pansahog sa mga ulam ng canteen nila para sila ay makatipid. Kaya kahit papaano nga ay meron silang mga nasusource dito ng mga gulay na wala din sa palengke ngayon dahil kulang ang supply at mataas ang presyo. Dahil whole day din ang klase dito sa high school na ito, hinihikayat din nila ang mga mag-aaral na magbaon pa ng mga packed lunch para siguradong malinis ang pagkain nila. Nalaman ko din na tuloy-tuloy ang feeding program ng paaralan para sa mahihirap nilang mag-aaral. 35% ng kinikita ng kantin nila ay napupunta sa feeding program na sinisiguro nila ang nutrisyon ng mga estudyante. Narito ang pahayag ni Teacher Rose Ann Navoa, ang canteen manager ng school ng Lakandula dito sa Tondo. Ayan naman po yung kagandahan sa canteen kasi meron po tayong partner with the gulayan sa paaralan kung saan nakakakuha po kami ng mga libreng gulay na pwede namin idagdag sa menu ng mga bata. So mas less po yung costing and expenses namin. So, yung expectation nila is more yung nutrients po na pwede namin ibigay para sa food is at yung expenses po nila, syempre mas tinitingnan po namin yung costing po namin ng pagkain na kakayanin nila, lalo na ngayon in times of pandemic. Ayan, Tito Jeff, so ito nga sa aking kaliwa dito, no, ito ang kanilang gulayan sa paaralan. Isang bahagi lang ito at ilalapit ko, Tito Jeff, ang camera. Ayan, meron sila dito tanim na okra. Ayan, may mga okra dyan. Tapos dito naman ay red lettuce. Dito sa kabila naman ay meron ditong green lettuce. At ang interesting dito, Tito Jeff, meron silang tanim dito na kamatis. Ito yung mga kamatis. Kamatis at sibuyas. Yung mga sibuyas na harvest na nila yan nung last week, no? At dahil nga mataas ang presyo ng sibuyas ay nakatipid sila sa mga gagawin nilang panggisa sa mga ulam ng canteen. Meron din sila ditong vertical garden. Ito yung vertical garden nila na harvest na rin nila yung ibang mga gulay dyan. Meron ditong okra, meron ditong mustard, saka kalamansi na ginamit din, gagamitin din daw nila sa pang-marinate sa mga ulam sa canteen. At meron din silang dine-develop na mas malaking lupa doon sa backyard ng Lakandula High School dahil nga nakita nila na sustainable itong gulayan sa paaralan ay dine-develop na nila para mas marami silang gulay na maitanim at ma-harvest kapag ito ay mga tumuko. Balik sa inyo sa studio, Tito Jeff. Ako, Nico, marami palang gulay dyan. Meron bang singkama sa talong? Sigarilyas. At mani. Wala na, hindi kompleto yung yung gulay ng bahay kubo dito. Pero yung mga fruit bearings, uumpisahan pa lang nila yan doon nga sa dine-develop nila na bakanting lupa doon sa backyard ng paaralan. Ayun, akala ko kompleto nga ang bahay kubo, pero it's nice to see na may mga ganyang efforts. Maraming salamat, Nico Bagsik.